Ire-ready ho natin yung ating mga binili para sa RFI natin. At pupunta tayo bukas na Nagkarlan. At hindi na inabot ngayon kasi gabi na eh. Okay, ito yung na-vlog natin ng nakaraan. Yung ating gulong na nakuha. Yung, ano nga bang gulong ito? Ayun, Safeway na bundle tire. Okay, ito po yung 2.8 ang kuha natin. Dalawa na. Isang 120 by 70 by 13 sa front tire. And then yung sa rear tire natin yung 130 by 70 by 13. And then meron po yung kasamang free tire sealant. Ito dalawa. At saka pito. Ire-ready na natin para bukas. Lakad na lang tayo. And then syempre yung fan belt ni RFI. At saka ito yung kararating lang. Siguro nung isang araw. Yung ating pulley set. Kasi sabi nga ni mekaniko natin, papalitin na yung pulley. Pero sinasyaga na lang kung yung nakakabit dun eh. Dito pala, ba't doon? Okay, ayan. Ang kanyang brand po ay Thailand din ito eh. Pero ito po siya. GT Power, tama ba? Ewan ko, basta ano, bahala na. Ang dami kasing pagpipilian eh. Okay, dali. Isa muna natin si RFI. Alam nyo, nakaka-excite pa rin kahit matagal na sa atin si RFI. Kada magpapalit tayo ng piyesa. Siguro, likas na sa ating mga riders yung pakiramdam na masaya kapag nakakapagpalit tayo ng piyesa, di ba? Kahit magastos, pero sulit naman ang gastos. Okay, ready na natin. Yun lang sana, yung mga susunod na RFI, lumalim na yung box. Ano? Ito lang ang kasya dito sa ating U-box. Punta tayo bukas ng Nagkarlan para agahan natin, para mabilis matapos. Dapat iiwanan ko na dun eh, pero nakiusap ako ron kay Derwin sa mekaniko na baka pwedeng maintay na para hindi na ako magko-commute pabalik. Mahirap din magbiyahe, tagal makasakay dun sa Nagkarlan eh. Ayan, kasya naman pala. Ayan, hindi okay. Tapos yung gulong, ayan, yung gulong, itatali na lang natin dito sa ibabaw. Buti na lang, meron pa ako yung garterized na tali. Ayan. Okay. O, diba? See you tomorrow. Good morning mga riders. On the way na tayo sa Nagkarlan. Pero bibili muna tayo ng langis para sabay na rin yung engine oil. Isang gawaan na lang. Wala tayong mabilhan ng langis sa Santa Cruz. Siguro dito na lang tayo sa Nagkarlan bibili. Okay, bali ito nag-aahon tayo. Okay, habang wala pa tayo sa ating papagawaan, kwento ko lang yung update dito kay Rosie natin after 3 years and 6 months or 3 and a half years. Okay lang nga po ha yung sa gulong niya, to kaya nagpalit na tayo para pakiramdam ko maalun-alun yung takbo natin, nakatulad ito palo titigil. At isa pa, siguro yung belt nga natin maluwag na, kaya parang may pumapalpal dun sa loob ng CVT. Ayun, medyo maano, mabibrate siya. Saka ito pa, sabi ng ating mekaniko, yung ating pulley set papalitan na rin. Yung pagpapalitan natin yung Prodigy Racing pulley na binili natin, eh siguro dun sa ginawa na pag redegree at ano yun eh, ginrind yun eh, pinaghinabol dun sa 13.5, parang mali ang nangyari pag grind eh. Kaya yun nagka problema yung ating racing pulley na Prodigy. So ngayon nakapalit natin yung bilang ito sa inyo kanina na PG Power ata ng pulley set. Alaman natin kung anong pagkakaiba. Sa loob ng 3.5 years, ang natatakbo na po nitong RFI natin ay 42,412 kilometers sa kanyang odometer. Okay, walang problema sa ating ano, sa takbo, lalo chill ride lang naman ito. Ganito maaasahan si RFI. Kaya nga gusto kong ibalik yung dati niyang smooth ng takbo kasi nawala na nga po
pinapalit-palit natin. So sana bumalik sa dati pag inaayos na mamaya. Sa ngayon, ang top speed ng ating RFI, bali pumaba pa siya doon sa manufacturer's clip, 105. Parang hirap na siya abutin yung 100 km per hour. Pero alam nyo, hindi ko na ho-concern ang top speed na dalasan kung tayo nagkaroon ng problema. Isa pa, baka ma-disgrasya tayo pag lagi tayo nagkaroon ng top speed. Mas importante po sa akin yung arangkada sa kanyang gitna. Yung dulo, hindi naman natin kailangan ma-reach talaga yung pinaka-reach niya. Importante, good condition ang ating RFI. Mga ka-riders, ito po talaga ang solusyon para sa ikatatagal ng motorsiklo natin. Alagaan talaga natin sa maintenance kung ano yung problema. Paggawa natin, huwag na natin palakihin. Kung may maliit tayo makita ang diferensya, paggawa na agad natin. Pero syempre dun sa marunong gumawa, huwag dun sa nanguhula lang. Ang risk naman nun, talagang magastos. Ano po? Pero alam nyo, yung motor malaking tulong talaga sa atin. Yung oras na binibigay sa atin na natitipid natin dahil sa motor, hindi natin kayang bayaran yun o tubasan ng halaga. Diba sabi nga, time is gold. Kaya mga motor natin, dapat natin lagi i-maintain na saka mapaayos kung may diferensya. Sa fuel consumption naman, wala namang pagbabago. Ganun pa rin, nasa 2.6 liter sa 100 kilometers sa takbo. Okay, nandito na tayo sa Nagkarlan. Ito po yung underground cemetery. Nagawa siya. Pinapaganda para sa tourism purposes. Kaya lang ito, ano naman tayong gasolina. Pero ano po yan, yung isang bar na yan. Ano ba yan? Siguro nasa 4 na litro po ang laman yan. So nagagamit na natin na nasa 5 litro kasi nga 9.5 liter sa full tank ni RFI. Ilan mo, pinagtataka ko kay RFI ha? Maganda siya pag full tank. Talagang yung apaw ang pagpapakarga natin kasi ang tagal niya pumawas. Kahit nakakatulad nun, nakarating na ako sa Calamba from Santa Cruz. Ano ho yun 45 kilometers. Bah, grabe, hindi ho pumawas. Kaya lang, nagtaka ako nung pabalik. Aba, parang tatlong bar agad nagnabawas. Kaya lang, sa marunong sa fuel consumption na ano ho ba, pasyente na ako yan. Hindi naman namin naiintindihan din po kung bakit ganun kalakas. Kahit FI na siya. Bakit nga pa po ba ganun? Pag-comment down below nga lang po sa mga expert natin, mga viewers. Okay, sa cooling system naman ni RFI, kahit cool, ano lang siya, air cooled, wala akong nagiging problema niya sa loob ng 3.5 taon na paggamit. Mapa long ride yan o yung regular na paggamit. Wala tayong experience na overheat. Okay po ang air cooled sa mga nagdududa, pero syempre, mas okay pa rin talaga ang liquid cooled na. Pero ito lang, okay, kinukwento ko lang kung sa ating RFI, ayan yung performance ng cooling system niya. Okay lang, kahit airport lang siya. Okay, kakadaldal natin. Ito na pala tayo sa ating pupuntahan. Ito po sa Rusi Nagkarlan Outlet. Okay, ito. Okay, yun. Ang ating mekaniko po, si Derwin Vergara. At nag-check siya ng KRY ng Rusi. Sir, shoutout sa inyong lahat. Kami kaway dyan, kami kaway, sir. Okay, sa mahilig sa dirt bike na motor, ito po ang isa sa inyong pagpipilian. Okay, habang busy pa yung ating mekaniko, update lang po tayo dito sa ating mga unit sa Nagkarlan Rusi Outlet. Medyo konti ho ngayon, pero kadalasan lang naandito po ay yung kanilang Rusi Macho na pang tricycle. Okay, meron po ditong Rusi Surf na kulay black. Okay, dalawa sila. Maganda rin naman po ang Rusi Surf, lalo na ito. Parang bago itong kanyang mga decals. Oh. Yung huli kong nireview, parang hindi ganito eh. Then dito sa kabila, okay, na-review na natin. Ito pong kanilang Rusi Delta X na 125. Parang last year, bandang ano na tayo, November. And then si Rusi Rush na 125. Meron ho ditong stock na kulay gray combined sa matte black. And then ito, yung kanilang Rusi Flare, yung ka-inspired sa Honda Click version 1. Diba? Guwapo rin niya. Diba? Iba talaga glossy. Okay, si RFI na kulay yellow. And then mga pan-tricycle. Okay, akit tayo sa taas. Tingnan natin kung ano bang available dito. Okay, nakakita ko ng Neptune. Kaya lang parang repo na siya. Ito sa hindi ko pa nare-review eh. Okay, ito yung Delta X 110 naman. Nakakabila, 125. Okay, ito. Kaya lang repo ito.
Ang angas ng headlight nito, yo. Sana itong isa sa i-upgrade ng Rossi, di ba? Itong Neptune. At sigurado maraming tatangkilik dito sa forma niya. Angas. Okay, dito sa kabila. Ayan, kadalasan mga pan-tricycle po. Sa business, mga katropa natin mga tricycle. Ito, Rossi Macho 125 siguro. Meron dito sila rito ng Rossi Macho 150. Okay, puro 125 po. Daming stock po pang tricycle. Siguro babalikan natin yung mga bagong, pag may bagong dating. At maginhawa po mag-review ng motorsiklo rito, inaikutan natin ng maayos. Nakapag-review na ako sa Santa Cruz ito, eh. Gulay pula. Gulay may parang may bolt meter na, ano? 200cc ito, ano? 150 lang. Ah, 150 lang. Ah, dito yung mas ano, na. Tama-tama sa mga ahunan dito sa Nagkarlan. Sir, anong height nyo? 5'5". Sige sir, sa paka. Ano bang mataas ang ano niya sir, no? Ang seat height sa ground clearance? Alam ko lang 5'5 na rin. Oh, medyo tiyado, no? Oo. Pero okay lang, kaya naman. Kaya. Okay, yung isang pa, ah, lalapad yung isang angat, ano? Okay, sir, ang shock, ang rear shock, okay? Lambot. Pero, matikas pa, pero lalapad. Tagasakay, sir? Mata Rizal lang kami. Ah, Rizal, okay. Pero, tamang-tama sa ahunan to, no, sir? Sakay ako sa amin, matik, eh. Oo. Okay, ang haba ng ating patalastas. Tanggalin na natin. At isa sa subscriber natin yung ano, eh, bumili ng KRY. Sinama na rin natin. Labas na natin yung mga gamit, yung mga parts pala. Okay sir, eto Sir Derwin, ano bang GT power na ano? Tapos sir, eto yung ating fan belt, orig na yan. Tapos eto yung sa tire sealant natin pala. Okay, buti na dala na natin dito. At napansin ni Derwin, wala tayo, kasi sinabi ko nga wala tayong preno. Meron pa lang tagas yung ating brake fluid dito sa ilalim, oh. Humina ang preno natin. Ayan, may tagas yan dyan, eh. Okay. Ayan, sabay na natin sa papagawa. Okay, Sir Derwin, anong problema sa ating preno? Sira na to repair kit natin. Kaya natagas yung fluid mo. Meron naman tayo mabibilan yan. Oh, parehas lang to sa whip. Okay, sige yan, papalitan natin. Okay, sige, bibili tayo. Okay, thank you. Okay, eto na rin muna ang ating langis, si Rossi. At niya, match na match yan sigurado. Medyo matatagalan tayo dito. Tadagdagan ng ating pinagawa. Ayun nga, puti, na-check yung preno natin. Wala pala tayong preno sa kanan, dito sa front brake. Butit na check at ano, delikado pag mahina ang preno. Okay, sa mga nahihirapan po na magkalas ng gulong dito sa likod, ito ang unang procedure po. Siyempre, tambutso muna tatanggalin.